pag lumabas yung ganitong sign mga ka-trouble, may problema yung air system. Tingnan natin yung tingnan muna natin sa diagnostics. Ito tayo yung diagnostics. Call diagnostics. Vehicle message. Vehicle system. Ayan. Yan yung message niya mga ka-trouble. Regeneration control, electrical fault, active. So maaaring may problema nito ang solenoid at electrical. Okay, tingnan muna natin yung wiring harness nito mga ka-trouble. I-test muna natin, baka may merong putol. So ito yung linya niya mga ka-trouble. Yung tatlong wire na yan papunta doon sa air dryer. Ayan. So, pinalitar na rin ng air dryer filter yan. So, tanggalin na natin itong connector. At i-test natin itong tatlong wire na to. So ikakabit lang natin tong ayan. Test natin dito sa dulo. So meron siyang continuity. Ayan, meron siya. Tayo sa kabila. Lalay pa tayo sa isang wire. Itong wire na to, puti. So ito yung putol. Isang wire yung putol. Walang continuity. Ayan oh. So magkatay ulit tayo ng wiring harness ngayon. Ay, magtanggal tayo ng wiring harness mga ka-trouble. Tanggalin natin itong ano nito, baka nandito sa ilalim yung putol na wire. Ito yung linya na ito mga ka-trouble oh. So ito yung putol niya. Kaya nagme-message yung air dryer doon sa dashboard kasi may putol na wire. Ayan. Madami na tong wire na to.
So yan yung dahilan kaya nagme-message yung air dryer doon sa dashboard. Alright, repair na lang natin to mga ka-trouble. Ni-repair na rin to dati oh. Na marami na ring na-repair na wire. So ayan mga ka-trouble, na repair ko na yung wiring harness. So tingnan natin ngayon sa dashboard kung nandun pa rin yung message. Right. So yan, nawala na yung message dito sa dashboard. Mga fault na lang sa ilaw yung naiwan. So madali na lang yan mga katropa. Local system. So yan mga katropa, nakita nyo no pulse na siya. So yun lang yung putol na wire nagka problema. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at suporta sa aking channel. At wala akong ibang hangad kundi mag-share ng aking mga natutunan at mga idea.